ayan, kagigising ko na kayo. Ang daming labahan kasi ngayon. Medyo ito ngayon, hindi pa tapos. Ubulan kasi nung isang araw, kaya hindi ako nakapag laba. Ayan. So ito, ganda ng araw. Ganda ng sikat. Ilang araw din na masyadong maulan. Kaya ito, natambak yung labahan ko. Ang dami kong labahan. Ayan. Ayan, tingnan mo ang sikat ng araw. Ang ganda. Ayan. Ayan, guys. So, andito ako sa rooftop namin. Mayroon malaki pa problema dito kasi pag umuulan, medyo dahil wala pa siyang waterproofing. Ayan, makikita mo na may leaks dun sa labas. Kaya kailangan itong matapos. Madami pang gagawin. Ayan, tapos nagsiga din ako sa baba at saka nag tatanggal ng damo. Sige. Ayan guys, nagsisiga din ako kasi yung marami yung mga sa ginamit sa scaffolding, nabubulok na yung mga kahoy. Kaya unti-unti kong sinusunog everyday para mabawasan yung ano, kasi tingnan mo, oh, madamo na. Nag-ano ako ngayon, nagtatanggal ng damo, marami dyan, marami pa. So, yan ang gagawin ko ngayon, guys. Ayan, habang naglalaba. Habang yung isa, si Steve, tulog. Ito, ganda ng sikat ng araw nga. Okay. Ang ganda ng sikat ng araw. So, ayan. Ayan. May tumitilaok pa. Yung mountain andun, asom. Ay, Mount Isarog pala yun. Hindi ko makita yung Mount Iriga. Natatakpan itong mga ano. Kasi na, para kaming nasa mini bundok. Nasa bundok kami. Pero nasa syudad. Ayan. Sikat ng araw. Tingnan niya. Ganda. Tingnan natin. Andun yung sikat ng araw. May nakikita kayo. Ayun, oh. Andun yung may isang ano dun ante. Sana hindi umulan para makapaglaban na ako ng maayos. Tapos andito yung sa globe. Tapos na yung mga bundok din doon sa dulo. Hindi ko lang makita yung mount na yun. Ayan guys, bali sinipag ako ngayon. Maglilinis sa labas, sa bakod namin. Actually, hindi lang sa bakod namin. Kasi yung properties na to, pinaghati sa aming mga magkapatid. Bali yung kapatid ko kasing may properties na kabila. Nasa Manila yung isa naman, nasa US. Kaya wala masyadong nakakapaglinis, kaya ang ginagawa ko every week, nagtatanggal ako ng lahib. Kaya nang this past few weeks, medyo naging busy kami ni Steve. Ang dami naming inasikaso, bihira lang kami sa bahay, at saka yung marami kaming pinapaayos gawa ng mahirap pala yung sa finishing. Hindi mo talaga maraming pinapabago, marami pa kaming kailangan gawin. Kagaya nung wala pa kaming kitchen, wala pa kaming table, pero yung mga priorities namin, nabili na namin, kagaya ng fridge, yung rice dispenser, yung cook sa hub, at saka yung aircon, ayan, yung bed. Nakapagbili na kami. Pero yung may parte ng bahay na hindi pa talaga tapos, kailangan pa namin i-finish. Kaya lang, syempre, tinitingnan namin yung budget namin na kakasya, kasi nagpa-plano din kami na magpakasal. At yung mga, syempre, kailangan niya every month, kailangan niya pumunta ng immigration para sa extension niya. Actually, yung una, 30 days plus another 1 month, no?
para sa another extension, 59 days. And then, by June 23, babalik uli kami for another extension kasi nga hindi pa namin naayos yung sa aming requirement sa pagpapakasal gawa ng maraming hassle. Ayan. So, ayan, habang ako'y sinisipag, nagtatalahib muna ako, naglilinis ako sa bahay, pero ang dami talaga, ang hirap. Kaya medyo abutin pa to ng 2 linggo siguro kung ako lang maglilinis. Anyway, okay lang naman at least nakakalibang. So, ang problema lang kasi, panay ang ulan, kaya hindi kami makapag, hindi ko siya ma... Kumbaga, sinusunog mo muna yung mga dahon. Hours later. Tatalahin, ayan pa rin, madami pa rin. So, medyo pagod na ako, kaya stop muna. The following day na naman, hindi rin ako makapagsiga, kagawa ng, hindi pa tuyo yung mga dahon. Kaya, hintayin ko munang umaraw. Kasi ngayon, panay ang ulan. Uulan, tapos aaraw, uulan, aaraw. Kaya nga, meron din akong sipon ngayon gawa ng yung panahon, hindi maganda. So ito, tingnan nyo, medyo maganda naman ang araw, kaya lang maya maya niyan uulan na naman. Nainit. Agko pa ka matubig. Ano, tatubig.